simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Ang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa Daylight Devotion na sumasayang papawid sa Light TV Radio at napapakinggan din sa DWZD 91.1 FM. Ito po ay sa Palawan at DCJB 1458 Radio Calabarzon. Kasabay rin po tayong napapanood sa ating pong Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Freddy Roque, mula sa Jesus is Lord Church Worldwide, silang Bayan Cavite. Maraming pong salamat sa pagkakataon ho na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ngayong umaga upang tayo po ay magkaroon ng pagbubulay-bulay ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ngayong umagang ito. Hiling po namin na kami po'y iyong samahan at ang iyong Banal Espiritu'y magbigay po sa amin ng sapat na karunungan at kaalaman. At matanggap po namin, Panginoon, sa oras ito ang mensahe mo po sa bawat isa. Gamitin po ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong biyaya at habag sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan po niyo akong basahin ang talata dito po sa aklat ng Collosians chapter 4 verse 2. Ito po ang sinasabi, "Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving." Ang Diyos po ang magpala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Again, ang aklat po ng Collosians ay sulat po ni Pablo. At ipinapaabot po niya ang isang napaka-importante o mahalagang aspeto po ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Walang iba kundi ang panalangin. Ano po ang paalala niya? Sabi po niya, continue steadfastly in prayer. Sabi niya, magpatuloy daw po tayo sa pananalangin at maging mapagbantay at laging nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Sa tatlong mahalagang salita po, una, the word continue. Ang prayer ho ay hindi lamang po ito nagwawakas kapag ka ang Diyos ay tumugon na sa ating panalangin. At hindi rin ang prayer kapag ka tayo may pangangailangan lang. Ito ho'y dapat ay nagpapatuloy sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. At mahalaga din po na dapat daw tayo ay maging mapagbantay sa pananalangin. Kasi alam natin na sa buhay natin ito, marami po tayong kinaharap na iba't ibang uri ng pagsubok. Kagaya po nitong ating kinaharap ngayong krisis, mula po noong March, kung ating pong aalalahanin, bandang February o January po, ito po'y nababalitaan na natin. So, hindi po natin alam na ganun pala kalawak ang epekto nito sa ating pong, sa mundo na ating pong ginagalawan at lalong-lalo po sa ating pong bansa. At tayo po ay pamamagitan ng panalangin ay alam kong nakasurvive sa biyaya po ng Diyos at patuloy na natugunan ng Diyos ang ating pangangailangan hanggang sa kasalukuyan. Kaya po, sabi po ni Pablo, let us continue steadfastly in prayer and being watchful in it. Of course, ang isang huling salita po na sinabi niya ay thanksgiving. Dapat daw po tayo po ay laging nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, 'di ba? Sabi po doon, pray continually. Or sa ibang translation po, pray without ceasing. Dapat daw po walang humpay o walang hinto ang ating pong pananalangin at pagtawag sa ating pong Panginoon Diyos. At ako po ay nananampalataya na ang prayer ho ay ito ho'y isang mahalagang sangkap sa atin bilang mga lingkod o bilang mananampalataya ng ating pong Panginoon. Ngayon, sa oras na ito, sa ating pong pagpapatuloy, nais ko pong magbahagi sa inyo ng mahikling katuruan patungkol po sa panalangin at yung kahalagahan po nito sa ating pong mga buhay bilang mananampalataya. Sabi po dito, there are some truth about prayer. May ilang katotohanan po patungkol sa prayer. Una, I believe that prayer is a command from God. It is a command from God. Ang panalangin ho, ito ho'y inutos sa atin ng ating pong Panginoon.
Naalala ko ho, nung ako po'y bago pa lamang mananampalataya, of course, marunong din po ako manalangin, marunong akong pag-pray, subalit nung ako po'y nakakilala na sa isang tunay na Diyos at natutunan ko na ang prayer po pala, ang panalangin po pala, ay hindi lamang dapat ito ginagawa kapag ka ikaw ay may pangangailangan lang. Naintindihan ko na ang prayer ay inuto sa atin ng ating po Panginoon. It is a command of God. Kaya naalala ko yung sinabi ng Philippians chapter 4 verse 6, sabi doon, do not be anxious about anything. But in prayer, with supplication and thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God that passeth all understanding will guard your heart and your mind through Christ Jesus. So sabi po ni Pablo sa mga taga-Pilipos, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong mag-alala, bagkos pamamagitan daw ng panalangin ng may pasasalamat ay ipaabot natin sa Diyos ang ating mga kaibigan. Kaya mahalaga ho na ito hong panalangin ay utos ng Diyos kapag ka tayo po ay merong mga pangangailangan, no, sa ating pong Panginoon. At kung ang panalangin ho ay patuloy nating bibigyang katuparan sa buhay natin, naniniwala ako na ang Diyos po ay patuloy na akikilos sa buhay natin at tutugon sa anumang mga pangangailangan. Naalala ko ho, nung ako ho ay bilang isang bagong mananampalataya pa lamang, way back 1989, isang taon pa lang akong nakakilala sa Diyos, tinanggap siya bilang Diyos nagkapagligtas. Alam niyo po bang, pinahintulutan ng Diyos na ako po ay madiagnose ng acute appendicitis. Hindi ko po makakalimutan noon, December 22, ako ho ay na-detect dahil ho, nakaramdam ako ng matinding pananakit sa akin pong tagiliran. Hindi ko po malaman kung anong gagawin ko at yung pong aking tagiliran ay sobrang pananakit ho. At kapag ka ako po'y tumatayo, halos hindi ko po maigalaw yung sarili ko dahil sa tindi ho ng sakit. Hanggang sa ako po'y dinala sa ospital at nalaman na ako po ay merong acute appendicitis. At sabi po ng doktor, kailangan mo ng mabilisang operasyon. Kasi kung hindi, ay pwedeng sumabog ang iyong appendix at iyan ay malaso ng iyong katawan at ikamatay mo. At nung panahon na yon, sabi ng doktor, bago magpasko, kailangan ikaw ay operahan na. Dahil po sa kapos ang amin pong budget o pondo nung panahon na yon, alam nyo, hindi ako na-operahan. Bagkos, naniniwala akong ito ko'y pinahintulutan ng Diyos upang ako ay maipanalangin. Pinag-pray po ako ng aking pastora doon po sa Paranaque. Alam nyo, nung pinag-pray niya po ako, sobra ho yung iyak ko, yung pagmamakaawa ko sa Panginoon, umiyak ko ng tawad sa Diyos. At alam nyo, yung prayer na yon naging napaka makapangyarihan. Naramdaman ko po yung pagkilos ng Panginoon. Alam nyo, at kinabukasan, pagbalik ko po ng doktor, alam nyo ba yung doktor mismo nagulat? Sabi niya, ba't hindi ka pa naoperahan? Kailangan akala ko naoperahan ka na. Sabi ko, Dok, pwede ho bang ako'y i-x-ray uli at tingnan po yung aking appendix? At purihin ng Panginoon, maging ang doktor po ay nagulat sa nakita niya, sapagkat ang aking pong appendix, dati ho'y malapit ng sumabog, pero until nung pangyayari po na yon ay hindi ho nangyari yung bagay na yon, sapagkat naniniwala ako na ang panalangin po ay napaka makapangyarihan. Kaya hanggang ngayon ho, itong yung lingkod ay intact ho yung aking appendix. Malakas na malakas po ako. Yan ho ay dahil sa biyaya ng ating po. Naalala ko po yung isang quotation, isang mangangaral. Sabi niya ganon, prayer is a combination of the unlimited power of God and the limited power of man. Pag tayo daw po ay nagpe-pray, nagsasanib pwersa ho. Una, ang walang limitasyon, ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, at sa ating pong limited o maaring kapos na kakayanan.
Pag tayo po'y nagpe-pray, nagsasanib pwersa po yun. Kung tayo po'y may prayer request, ito may maaaring kagalingan, hiniling natin sa Panginoon. Pag tayo po'y tumawag sa Kanya, ang Diyos ho ay hahayaan niya na maranasan natin ang Kanyang kapangyarihan. Kaya yun po yung akin pong experience ng panahon. Kaya ang ginawa ko po, hindi ko makakalimutan, I just obey what God has commanded me to pray. Kaya ang prayer ho is a command from God. Pangalawa po, ako po'y nananampalataya, naniniwala, prayer is a protection for every believer. Ang panalangin ho ay protection para sa atin bilang mga mananampalataya. Bakit ko po nasabi protection? Diba po, kagaya po nito, ating morning devotion, pagkatapos po nating magkaroon ng devotion, mamaya ho, magpe-pray po tayo o kaya tayo po mga individual, mga personal devotion po natin, hindi ho nakakalimutan ang pananalangin. At sa pananalangin po, pagising pa lang sa umaga, anong ginagawa natin? Anong pinagpe-pray natin? Diba? Ang prayer ho natin, Lord, let your divine protection be upon us, even to my family. At alam nyo, ang Diyos ho ay tapat. Pag hiniling ho natin sa panalangin na ang dugo ni Jesucristo ay ingatan, balutan tayo, gagawin po yun ng Panginoon. Kaya anuman po yung gagawin natin, saan man tayo tutungo, saan man papunta ang ating pong mga mahal sa buhay, pag tayo po ay nag-pray, it is God's protection, no? For all of us. Pag tayo po ay nananalangin sa Panginoon, hinihiling natin yung protection niya sa bawat isa. Tandaan po natin, no prayer, no power. Kung wala hong panalangin, walang kapangyarihan ang bawat isa po sa atin. Napakahalaga ho ng prayer. Ito ho ay pwedeng magdulot po ng kapangyarihan sa bawat isa po sa atin. Sabi po ng Matthew chapter 18 verse 19 and 20, sabi doon, kung meron dalawa o tatlo na pagkaisa sa paghingi ng anumang bagay dito sa lupa, ibibigay ito ng ating pong Panginoon. Kung tayo ho ay nagpe-pray mag-isa, o kaya kasama natin ang ating pamilya, ating mga mahal sa buhay, napaka-powerful po nun. Ito ho ay nagsisilbing kapangyarihan ng bawat isa po sa atin. Kaya ako ay nananampalataya na ang prayer ho is a protection, no, for every believer. We need to ask God's protection every day sa ating po mga buhay para tayo po ay maligtas. Alam naman po natin, ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 8, our enemy, the devil, is like a roaring lion looking for someone that he may devour. Araw-araw po, nakabantay po ang diablo, nakabantay po ang kaaway sa atin. At kapag tayo po ay hindi nananalangin, no? Eh, pwede ho ang diablo, ang kaaway natin ay makapanaig sa ating pong mga buhay. Kaya mahalaga po ang pananalangin. And also, panghuli po, I believe that prayer is a tool in developing our faith. Ito ho ay napakahalagang kasangkapan para po ma-develop ang ating pong pananampalataya. Tingnan po ninyo. Kapag tayo po ay may kapanalangin, may kahilingan sa Panginoon, at idinulog natin sa prayer, sa panalangin. Ito may maaring kagalingan para sa ating mahal sa buhay. Ito may pangangailangan natin pinansyal o ano pa man. Idinulog natin sa Diyos. Pagkatapos ang Diyos ay tumugon, ano nangyayari? Diba tayo po ay nagkakaroon ng pananampalataya? Mas lalo pong nadadagdagan yung antas ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kung sakaling alam mo naman o sinunod mo naman yung mahalagang sangkap sa pananalangin, lalong-lalo na po yung pong paghingi ng tawad sa Diyos, diba? Sabi po ng Bible, dun po sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, sabi po doon, ang kamay po ng Diyos ay hindi po mahikli. Makapangyarihan po siya, kaya niya tayong abutin. Ang tenga po niya hindi bingi, kaya niya tayong dinggin, anuman ang kahilingan natin, anuman ang ninanais natin. Subalit ang sabi po doon, ang kamay daw po ng Diyos ay nagiging maikli at ang kanyang tenga ay nabibingi dahil sa ating mga kasalanan. Kaya ho mahalaga ho yung paghingi ng tawad o pagwaksid doon sa mga kasalanan, kasi ho ang sangkap po ng isang mabisang panalangin ay ang malinis na puso.
Sabi ng Psalms 66 verse 18, if we regard iniquities in our heart, the Lord will never answer our prayers. Pag meron tayong itinatagong kasalanan sa ating puso, ang Diyos ay hindi tutugon sa ating mga panalangin. Kaya mga magulang at kapatid, sa ating pong pagdulog sa Diyos, kung ginagawa naman natin, sinusunod natin ang utos niya sa ating mga buhay, lalong-lalo po yung sangkap ng mabisang pananalangin, yung paghingi ng tawad sa kasalanan, alam nyo, bukas ho ang langit upang ibigay ng Diyos ang ating mga kaibigan. Kaya ho, ang prayer ay isang sakasangkapan para ma-develop po yung faith po natin. Kagaya po nang nangyari sa akin, alam nyo, nung sumagot po ang Diyos sa akin at kumuha ng himala, alam nyo, bago pa lang ako mananampalataya, pero dahil po sa pagtugon ng Lord na yon sa akin, nadagdagan ho yung antas ng aking pananampalataya at na-develop po yung aking faith ng araw. Kaya maraming salamat po. Nawa ang katuruang ito, ang maikling aral na ito ay nagdulot po sa atin ng paalala. Again, gusto ko pong balikan ang sabi po ni Pablo sa aklat po ng Colossians chapter 4 verse 2, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Mark 11:24, whatever you ask in prayer, when you pray, believe that you have received it and you shall have it. Ano man daw ang hilingin natin sa panalangin, kung meron tayong pananampalataya, naniniwala po tayo na ang Diyos po ay ibibigay ayon sa ating pinaniniwalaan. Kaya po, maraming salamat po mga magulang kapatid sa inyo pong pakikinig at sa panonood po ng Daylight Devotion. Tayo po'y manalangin. Pagnasalamat po ngayong umagang ito sa iyong mga salita na amin pong napagbulay-bulayan, lalong-lalo po Diyos ang aral patungkol po sa panalangin. Salamat po Panginoon, tulungan mo po kami. Ito po'y patuloy po naming maisakatuparan sa amin pong mga buhay upang kami po'y patuloy na maging matatag at maging matibay sa amin pong pananampalataya. Pagpalain mo po, Diyos, ang lahat po ng patuloy na nakikiisa at nanonood ng malaganap na programang ito na Daylight Devotion. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ferdy Roque ng Jesus is Lord Church Worldwide, Silang Bayan, Cavite. God bless you more. So many
Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Isang taos-pusong pasasalamat sa aming mga generous na donors at sponsors. Mas maraming buhay ang patuloy na mapagpapala mula sa inyong bukas palad na pagbibigay. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light TV, God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the sweet salamat sure, great night. Ikaw mismo ay maaari ding maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong at pagpapadala ng inyong mga donasyon sa Bank of the Philippine Islands. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number: 00403100-6401. SWIFT code: BOPI PHMM Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number: 10250000-1426. SWIFT code: CHBK PHMM Manila, Philippines. PayPal code number: 8YT3PHFZL5YYY. Muli, maraming salamat sa inyong taos-pusong pagtulong sa Light TV, God's Channel of Blessings.